Welcome to my channel, your channel, our channel, Leading Sunrise. For today's vlog, i-update naman natin yung ating mga Tweety Bird. So, eto na sila yung dati nating nabidyohan. At eto na nga siya, mataba na siya. At eto naman yung laging nagpapaselfie sa atin. Every time na binibigyan natin siya ng video or binibidyohan, so, ganyan ang kanyang reaction. Gusto niyang tumingin lang sa atin at magpapansin. So, bago nga pala yung kanilang cage at meron na silang sariling bahay dahil nagkakaroon na sila ng mga baby, kaya kailangan nila ng masisilungan. So, hindi namin alam kung sino dito yung babae or sino yung lalaki. Comment down below kung alam nyo, dahil ito ay apat sila dito. Hindi namin alam kung sino yung nagbubuntis dito at nagkaroon nga kasi ng egg yung kanilang cage. Kaya nilagyan na namin ng kanilang house para safe na safe yung kanilang mga eggs. So ayun yung isa. Ang duda namin na sa loob lagi yung babae para nga maglay ng eggs. So eto, makikita nyo sa ating video, nagkikiss silang dalawa. So malamang eto yung boy na nasa labas na puti at yung girl ay nasa loob. So meron pang isa dyan, apat yan sila. So, hindi natin alam, baka nagtatago lang din sa loob. At eto nga palang color white na ito ay very loyal sa kapartner niya. Nakawalad kasi ito at bumalik din sa amin. Kasama niya yung kanyang partner na kulay blue, kaso hindi na nakabalik. So nalungkot na siya at nagkaroon na lang siya ng kasama. So bago nga ito, at eto na yung kanilang entrance or exit para makita natin kung meron silang egg doon sa loob. So dito na siya mabubuksan, hindi na sa loob. Ito naman yung ating kakatiel. Ito yung laging sumisipol at nabidyohan na rin natin na sumisipol lagi siya. So ito yung isang laging sumisipol tuwing umaga. So ngayon ko lang din ito nabidyohan na ganyan pala siya ka bibo. So tinitingnan pa rin niya tayo kasi natatakpan ng cellphone natin yung kanyang muka. So tumitingin siya sa gilid ng cellphone kung sino yung nagbibidyo sa kanya. Eto naman pumipito rin, kaso hindi masyadong maingay ang kanyang pito. So kung nanonood kayo lagi na ating video ay mayroon kayong nadidinig na mga huni ng mga birds, eto yon, sila yon ang maiingay minsan sa ating video. Super cute na nila ngayon, matataba na sila at malinis. At ayan nga, nagpapa video na sa atin sila, lalong lalo na itong may color orange sa pisngi. So natutuwa ako sa kanyang kulay. So ayan, pinapaglaro natin sila. So sumusunod naman sila at hindi naman sila nanunuka. So very comfortable sila sa mga tao. Lagi yung humuhuni at pinapatugtugan ko ng mga training bird song. At kung naabutan nyo yung ating mga previous vlog, tatlo yan sila. Meron pang isang color yellow na nagkaroon nga ng sakit at nawala na. At meron na siyang kapalit, color yellow din. Ipapakita ko sa inyo mamaya na yung kanyang mga bagong friends. But for the meantime, pagmasdan muna natin kung ano yung kanilang mga ginagawa while binibidyohan natin sila.
At eto na nga guys, yung bagong prints ng ating kakatiel. Katulad din siya ng color ni Sunny na nawala, color yellow. At ayan nga ay bata pa, kaya kung makikita nyo yung kanyang tuka ay hindi pa fully developed. Meron siyang parang palong. At nakikita pa yung kanyang skin dahil nga bata pa siya. So pag tumanda-tanda na siya, magiging firm na rin yung kanyang itsura. Pero malaki na siya ngayon. Marami na siyang balahibo. At humuhuni na rin siya kahit siya ay bata pa. Unlike dun sa ating dalawang gray na kung kailan pa nagtagal, mga almost a month bago sila pumito. Eto, nung pagkarating sa amin ay pumito na agad. At ito pa nga yung ipapakita ko sa inyo na bagong prints ng ating mga birds. Hindi sila katulad ng ating mga lovebirds. Ibang uri sila ng lovebirds, pero apat sila. At ito nga sakto nung ating nabidyuhan. So nagtaka ko bakit iisa na lang at malungkot siya. Nung sinilip ko ay baka natutulog lang dun sa kanilang house na wood. Pagtingin ko madilim, kulay itim. So gumamit tayo ng flashlight dito sa ating cellphone. Pagkakita ko, meron siyang mata na kakaiba at meron pang ulo. Sa unang pagkakita ko, hindi ako muna nag-isip kung ano nga ito, at kalaunan naisip ko na baka nga ito ay isang ahas na at nawawala na yung tatlo, baka kinain niya na andun lang siya nagpapahinga. So bigla akong natakot at napahinto sa ating vlog. So kinuha muna namin yung natitira dahil kawawal naman siya. Inilipat namin sa kabilang cage at ito na ang sumunod na mga pangyayari. At ayun nga guys, confirm nga na merong kumain sa tatlong ibon. At super haba nga siya, at nakikita mo naman sa kanyang tiyan na kumain ng malaki. At hindi na siya makalabas sa cage dahil nga pang-ibon ito, maliliit lang yung mga spaces at lumaki na yung kanyang tiyan, kaya hindi na siya makalabas. Yung kanyang ulo kasya pang makalabas, super liit naman. So nagtataka kami bakit niya nakain or paano niya nakain yung tatlong ibon. So talaga ang mga ahas ay unpredictable, hindi mo alam ang kanilang capacity kung kaya ba nila itong makain ang isang bagay at kung kailan sila susunggab or susugod sa isang place. Na-check naman namin nung umaga at tanghali, apat pa sila. At nung time na nga na tayo ay nagbibideo na sa ating mga birds para sa ating vlog, ay napansin nga natin na may kakaiba dito sa kabilang cage at iisa na lang yung bird na dapat ay apat sila. So doon natin natuklasan na meron ngang something. Sa liit ng space ng aming cage, hindi namin akalain na may makakapasok na ganito ka haba. At lumaki agad siya ng ilang hours pa lang ang nakakalipas nang makita pa namin na apat sila. At ngayon nga ay iisa na lang. At syempre natakot tayo mga ka-citizen. Ayaw ko rin ng ganitong animals. Kaya mag-ingat na lang tayo sa ating mga bakuran, lalo na katatapos lang ng tag-ulan. At ngayon nga ay nagkaroon kami ng renovation para nga maging safe ang aming mga alagang birds and dogs.
First time ko pa namang ipapakilala yung ating mga birds na apat. So isa na lang ang natira. Ang gaganda pa naman ng kulay. So hanggang dito na lang. Until then, bye for now guys! Please like, share, and subscribe to our channel and click the notification bell para updated kayo sa ating mga videos. Thank you for watching!